Hello! Maganda ba ako? Maganda, di ba? Oh, di ba? Pero ngayon, meron akong ipapakilala sa inyo na isang babae na na-discover ko, napakaganda ng legs. Na-discover ko to on my own. Ako talaga ang nagigigil. Oh, huwag na natin patagalin. Miss Gladys Reyes. Yes! Inay! Anak! Maraming yes, oh. Salamat kasi... At saka talagang nag-shorts po siya ngayon na naka-heels. Hindi naman, Inay. Lalo kang ganda-ganda ng legs. Oh. Pero Inay, di ba ako pa ang nangulit sa'yo na nakita tayo sa Showtime, naalala mo, nagurado tayo. Sabi ko talaga, Inay, kailan mo ko igigil sa vlog mo? Kasi talagang isa ako sa viewers ni Inay, naaaliwa ko doon sa opening line mo, lalo na yung, maganda ba ako? Oo, kasi totoo naman talaga. Di ba? So, thank you, Inay. Kamusta na si Gladys? Mabuting-mabuti po, Inay, kasi nakakatuwa kasi ang blessings ng Panginoon. Una na, yung good health, di ba? Talagang health is wealth, totoo yan, di ba, Nay? Kasi kung ano man yung dumarating na blessings, di ba, or ano kung lagi ka namang may sakit, di ba? So, unang-una na yan, salamat sa Panginoon dyan, at yung family, okay na okay din po. Ang anak ko si Christoph, nasa Kuleyo na, first year college, opo, nasa UP, opo. Tumatama ako. Lahat tayo, Nay. Pero okay lang, at least, di ba, we age gracefully. Oh, yes, di ba? Opo, ang asawa ko naman po si Christopher, yan, tawag ni Direct Joey Racing, ay Munying. Munying, kasi di Munyito. Hindi ko makakalimutan yes, yun. Yes, Inay. Kasama natin siya kasi siya sa movie. Ngayon po, isa na siyang chef, Inay. Nag-aral din siya ng culinary. And actually, he won the Philippine Culinary Cup, yung bronze title. Proud na proud ako sa asawa ko na yan. And we have our food businesses din as well, Inay. So, awa ng Diyos po. Ang galing mo rin ako. Usapan na throwback muna tayo. Sige, Inay. Nagsimula ka pala sa Little Miss Philippines. Yes, Inay. At saka, ikwento mo naman ako tungkol doon sa anong nangyari. 1984, yun ay first batch kami of Little Miss Philippines sa Itbulaga. Kaya pinatawag ako for an audition for Baby China. First movie ko po with Miss Vilma Santos. So ang role ko, parang screen test ko lang yun, lalabas ng kulungan si Ate V, sasalubungin ng anak, ako yun. Pupupugin niya ng halik. Very first workshop ko po, acting workshop with direct Marilu Diaz Abaya. So sabi, hindi tinuturo sa kanya yung gagawin, basta sabi lang, Rumble! Kasi nga, di ba, kulungan ng Baby China. Tinitingnan niya siguro kung anong gagawin itong batang to pagka yung nagkagulo sa paligid niya. Ganon. So nakita niya, umiyak ako. Kasi which is initial reaction ng bata, di ba, kapag nagkakagulo sa paligid niya, may chaos. Pero ito naman, Nay, hindi ko makakalimutan, sa'yo ko naman ito natutunan. Yung pelikula natin, di ba, minsan lamang magmamahal. Si Inay naman ang nagturo sa akin na, anak, pag nagda-dialogue ka, kasi nakaka-distract yung kilay mo, gumagano'n. Di ba, Nay? Naalala mo, sinabihan mo ako dyan. Kasi sa eye contact, wala akong problema. Itong bata pa ako. Pero minsan may tendency, pag nakikerry daw ako, pati yung kilay, gumagano'n. Oo, gumagalaw. Hindi, kailangan pala. Kailangan. Kontrolin mo. Yes, oo. Kasi nga, mas hindi nadidistract yung mga manonood. Di ba, Nay? Lalo na kung extreme close-up yan, kung pelikula, kung television. So, si Inay naman nagturo sa akin. Di ba, Nay? At least may nagturo naman sa Inay. Naman, Nay. Madami. Yung isa sa hindi makakalimutang Sere ay ang Mara Clara. Oo, Nay. Diba? Opo eh. Paano ka napunta dito? Yun naman, Nay. Pinatawag kami doon. Hindi siya actually audition eh. Parang screen test na. Parang alam na nilang kami yung Mara Clara. Pero hindi pa alam sino yung Mara, sino yung Clara. Dalawa lang kami ni Judy ang talagang pinatawag. May pinasabi sa amin konting pyesa. Kunyari pinagbibintangan kami nagnakaw. So syempre si Judy Ann, parang ano, di ba, waterfalls ang luha. Umiyak na kagad, umiyak, hindi po ako. Tsaka maamoy yung mukha, tapos syempre yung mata nangungusa, parang Julie Vega, di ba, ganun. Hindi po ako nagnakaw, maamong-maamong. Nung ako na yung sumalang, naisip ko, sabi ko, dapat medyo lagyan ko ng konting bali. Iba dapat ang ano, execution ko, atake. Ako, nagnakaw, ganun, palaban. Pero may... Pero pang gigigil. Pero naiyak pa rin ako sa galit. Kasi feeling ko, kahit mahirap ako, inanamaliit ako. Hindi po so, hindi ako, kahit ano-ano, kahit mahirap kami, pero lumuluha bang sinasabi yun. After nung ano namin screen test, alam na namin sinong Mara. Siyempre kasi yung mukha ko, di ba yung facial features ko, medyo sharp, lalo na sa screen. It ran for 5 years na. Five long years. 92 to 97. Kumusta naman ka-work si Juday? Ay! O, diba? Anong time na yun? Lagi ko sinasabi, Nay, hindi talaga kami yung nag-click agad. Sa totoo lang, opo. Kasi, Nay, si Judy Ann, baliktad na baliktad yung personality namin. Si Judy Ann is very quiet. Gusto nung laging natutulog. Kasi siguro, di ba, ano yan? Totoo, alam ko. Kasi, Nay, syempre, child star din yan. Parang laging puyat, ganyan. Tapos,
hindi niya masyado na-enjoy nakikipag-chikahan. Ako naman, chika-chika-chika dito, chika-chika sa crew, chika sa staff, ganyan. So ako naman parang that time, parang ayaw yata ko usap ni Judy. So kasi laging tulog. Siya naman, kaya siya, sabi ko nga, kaya siya napapagkamal ng suplada noon. Kasi nga, pag nag-out of town shows kami, parang ako, chika-chika-chika ng chika. Si Judy, ang bababa lang siya sa van niya, pagka isasalang na siya sa ano. Na ano siya, yung nahihiya, plus, yun nga, gusto niyang matulog, gusto niyang magpahinga. Parang kulang na kulang siya sa pahinga noong time na yun. Parang nagtipid ng masyado sa pahinga. Ang dami niyang antok. Ang dami niyang antok. Pero eventually, noong mga 2 years nag-run na yung Mara Clara, on the 3rd year, naging close kami nung nag-workshop kami for our very first movie, Sana Naman, under Direk Butche. Butch Plata. Yes, opo. Kala ng tao, yun na yung Mara Clara the movie. Ayun, parang doon na nag-start yung friendship namin, Nay. Hanggang ngayon, na na-preserve namin. Diba? Ilang projects na rin ng pagsasamaan ninyo, ang dami na rin. Ano bang meron sa tandem ninyong dalawa? At talagang gusto ng tao eh. Siguro na yun kasi totoong-totoo yung mga eksena namin. Kasi diba, alam mo naman nun, walang daya-daya. Pag sampal-sampal, diba? Ikaw rin na, ikaw naman, Nay, diba ayaw mo rin ng daya-daya? Ayaw ko ng daya. Kahit ako pag nagpapasampal, napapasampal talaga ako. Oh, at lalo na pag ikaw mananampal. Nakakatakot na ako. Diba? Sabi nila. Sakitan ko. Hindi, ako naman isa talaga sa magbabouch dyan. Na Yanik, ang kaluluwa ko. Nasampal mo sa akin, diba? Pero yun nga yun eh, kasi nakokot ng camera. Yung, diba, yung reaction mo. Oo. Si Judy Ann, napaka-game. Parang magsosorehan na kami kagad muna. Oo. Tapos pag action, parang nawawala kami sa sarili namin, Nay. Talagang bugbugan kong bugbuga. Meron kaming eksena sa labahan. Pagkat, pasapasa ako, may kalmot, ganyan. Pero wala, nagyakapan lang kami. Walang personal na pagtalikod. Parang pinasok, ganon, parang didibdiben. Hindi. Kaya siguro, Nay, gustong-gusto ng tao. Hanggang ngayon, may tumatawag pa rin Clara sa akin. Hindi pa rin na nakakalimutan ng Mara Clara. Iba naman ang pinagsamahan niyo. Matindi rin, yes, ha? Yes, okay. Tinawag kang primera kontra bida. Ay, anong nararamdaman mo noon? Oo naman, hinay ang nagsasabi. Hindi, Nay, siyempre, para sa akin, palakpak yun, ano? Sabi ko nga, Nay, if people loves to hate you, di ba, sa ginagawa mo, eh, baka effective, di ba? Magaling ka kasi. Ano ka ba? Ilang beses ko sinasabi sa'yo, magaling siya talaga. Ako, Inay, yun ako, salamat po. Pero, saka very professional. Nako, thank you, Nay. Pero sa akin, Nay, nakaka-flatter yun. Para bang feeling ko rin, para na rin akong Diamond Star, di ba? Kasi, siyempre, may title, di ba? Diamond Star. Oy, ako, primera kontra bida. Okay ako doon, di ba? At least, mayroon kang ano talaga. May tumatak. Tsaka may tumatak sa kanila, di ba, Nay? Ano naman itong narinig ko, napakahusay mo palang maghula ko. Ayun nga, Nay! Ano? Diba? Eh, sabi ko nga sa'yo, kaya sabi ng mga tao, nang nalaman nila mag-gigess ako dito, parang hindi nila mapapalampas na dapat ang isang Diamond Star, Ms. Maricel Soriano, ay masubukan din ang paghuhula. Oo, subukan ko. Nay, magandang ano yan, ehersisyo, di ba? Oo. Kasi ganun pa lang ganun, di ba? At hindi lamang yun sa bewang, Nay, kasi di ba pag naghuhula hoop ka, nakataas ang kamay mong ganyan. So, pati arms kasama. Puwet, balakang, di ba? Pero, Nay, sa bahay, sinasabihan ko pa to ng video, okay? So, pati lungs gumagalang, di ba, Nay? Pero alam mo ba, Nay, naku, sa kanino ko to natutunan? Sa aking mother who is turning 70 years old, ha? Yes, opo. So, kaya hindi totoo na, naku, pang ano lang yan, kami senior, hindi na pwede dyan. Hindi po totoo. Nanay ko po ang nag-inspirasyon ko dito kasi siya talaga yung nag-hula hoop. Puno nag-video kay lang ako, siya hula hoop. Sabi ko, mapasubok nga kung pwedeng pagsabayan, nag-video kay nag-hula hoop. Siyempre, sa una, mahirap, gumagalagal yung boss mo pag tumatama yung hula hoop. Pero kalaunan, ay, nakokontrol mo yung boss mo. Ay, teka, maganda. Ay, pati yung breathing mo, ganyan. Tapos yun nga, kamay, di ba? Pati yung ano, sa balakang, sa bewang, sa lahat. Pati tuhod, yung pagka medyo magbe-bend kang ganyan. Aba, sabi ko, maganda. Kako, Nay. Kaya, ba, eh, kung pwede nating subukan, di ba, Nay? Subukan na natin. Ay, galong ba, Nay? Di ba, game si Inay? Agad. Ayan, Inay. So, meron akong dalawang hula hoop dito. Itong isa, hawakan mo, Nay, medyo mabigat, di ba? Kasi, sa totoo lang, mas madaling i-manipulate yung hula hoop pag medyo may weight. Plus, dagdag yan sa parang workout. Ito isa, Nay, medyo magaan. Ang kagandahan nito, kahit na hindi mo ito nalaro noon, ay pwedeng-pwede mo pa rin gawin ito ngayon, di ba? Mas maganda, Nay, 1 foot forward. Okay. Yan, para pwede kang bumend-bend na ganyan. Tapos,
Ayan, paikuti mo na ganyan. So, syempre, taas mo ng konti yung kamay mo dahil... Ang galing mo. Hindi, kasi tatamaan nung hula hoop, kaya kailangan nakataas, ganyan. Tapos habang pwede kang haba nag-host dito, di ba? Hello, welcome po sa show ng aking inay, na si Inay Maria. At eto na nga, inay, di ba? Ang ating gagawin ngayon, syempre, mahuhula hoop tayo para sa kapakanan. At ito po ay talaga magandang advocacy at ehersisyo para sa mga nanay na katulad natin. Hindi siya mihingal, my God! Ang so, galing mo! So, ganun din ang ginagawa ko pag nagbibideo ka, di ba? Ay, alam mo ba, paborito kong pyesa, Nay? Ako, syempre, yung pyesa mo talaga na, I am what I am, I am, I am what I am. Sabayan ko pa na sa'yo, okay? Ay, ewan ko na lang, Nay, kung hindi sila tawagaktak ang pawis nila sa kakasayaw ng ganito at habang naguhula-hula-hop sila na ganyan, di ba? Ang galing niya talaga, ano? Sige, Nay. Anong gagawin ko? 1 foot forward ka na, ya, para medyo mabalansi ka. Yan. Wala, Nay, paikuti mo lang muna na isang mag- Hindi, Nay. Kaya siya nahulog kasi, kasi pag naramdam mo bumabagsak, may i-bend ka ng konti. Parang hinahabol mo yung hula hoop. Ah, ganun ba? Yes, Nay. Kailangan may pa-bend ka ng konti. Oh. Hindi, Nay. Nauna yung... Dapat, Nay, medyo naka-bend ka na ng ganun ng konti. Yan. Sige, Nay. Isa pa, Nay. Medyo mas... Shhh! Ganun. Pero... Hindi ako matututo nito. Ang galing mo. Natuwa ako. Ikaw nga na nakaka-inspire ka talaga. Oo nga, Nay. Sige, paiyan natin. Oh, yan! Parang ganon! Di ba, Nay? Mas magaling ka. Oh, sige, Nay, go! Mababagsak talaga. Isa pa, Nay! Kayang-kaya mo yan! Mayroon! Hindi ko kakalap. Sa totoo lang, tinan nyo ha, yung mga nanay, huwag kayong ma-frustrate pag hindi kagad ako. Tinan mo na, yun lang pagpulot-pulot na ganyan, para ka na nag-e-exercise, no? Di ba? Hanggang sa matututunan mo na, ano, basta kailangan may pa-bend kang konting ganyan, Nay. Para ka rin feel sexy kapag nag-uhula ho, di ba? Kasi, Nay, para sa mga balakang. Ano, hindi ka magbenta? Hindi, Nay, I will be having my own na hula ho, baka soon. Kaya sana po, ayan, supportahan ninyo. Dama? Sige, Nay. Oh, ay! Oh, tumaas na dito, hanggang dito. Tumaas na dito. Bilib ako sa'yo, Nay, napataas mo na hanggang dito, ha? Oh. Sige, Nay, kaya mo yan. Oh, ayan, medyo ano na, medyo kumapit na siya. Sabi ko nga, Nay, soon I will be coming up with my hula hoop, merch. Kasi ang dami kasi mga mommies and mga nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung ginagamit kong hula hoop. May weighted, meron din pong ganito kagaan. So, ayan, parang ganyan, simple lang naman, iikot nyo na ganyan. Tapos syempre, pwede nyo gawin lahat. Pwede rin sinasabayan nyo to ng dumbbells, di ba? Habang umiikot sa bewang nyo yan, yes, Nay, pwedeng, di ba, yung ganon, para walang mga... Diba? Yung mga paano dito, 'di ba? Yung mga palawlawin dito ever. Yes, dito. Nay. O pwedeng nagagaganyan kaya. Alam mo, Nay, minsan ginagawa ko 'to habang nag-e-email ako. So naka-cellphone ka, chine-check ko yung email ko. Teka, ano ba 'to? O ayan, nagpo-post ako sa Instagram. Chuk, post. Habang nag-e-exercise ka. Yes, Nay. Opo. O kaya naman may pinapanood ka diyan, pwede rin naman na ganoon, 'di ba? Nagmo-multitask ka. Talagang pwede ka mag-benta. Pagbenta ka nga ng mga yung na merch condo, ito, Nay. Oh. Kondo, yung mga bahay. Ganon, Nay. Oo nga. Maganda to na ehersisyo po sa ating mga mommies, ayan, at kahit mga seniors pa, naku, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ito po, at the same time, mag-i-enjoy pa kayo, di ba, Nay? Kaya ito ang kagandahan ng hula hoop, Nay, kasi para, ayan, ito, pwede mong iikot-ikot, pwede kang umikot-ikot na ganyan, di ba? O, bumend-bend, ayan. Kasi nga, Nay, para sa puwet din siya, o, di ba? Tapos pwede kang lumingon-lingon doon. Lingon-lingon doon? Lingon-lingon, o. Lingon-lingon. Lingon-lingon sa kabila. Lingon-lingon sa kalung. Ayan na, totoo pala talaga, chismis. Pero Nay, I'm sure makakayanan mo rin yan in due time. Mapahulahup ko ang Diamond Star, yay! Oo, ikaw na nakapag pa ganyan sa akin. Yay! Oh, anak, sa dami ng ginawa mong pelikula o mga serye, ano to ang hindi mo makakalimutan? Siyempre, Nay, bukod dun sa Maraklara at yung ginawa nating movie, ano, siguro yung ano, Barber's Tales. Isa yun sa hindi ko makakalimutan. Barber's Tales with Ate Ugian, Eugene Domingo. Ang pinaka-recent na yung Apag, directed by Direk Brillante Mendoza. It's a Kapampangan film na kung saan, Nay, awa naman ng Diyos, yun yung napanalunan ko na best... First Best Actress sa Summer MMFF Awards. Ano? Ay, this sila. 2023, Nay. Oo, ang galing. So, ang tagal na hindi ako gumawa. Almost a decade di ako gumawa ng pelikula. And then, nung bumalik ako sa paggawa ng pelikula, tinawagan ako ni Direk Brillante na, oh, may gagawin tayo, Kapampangan film. Kapampangan ako, Nay, eh. Pero hindi ako ganun ka-fluent. Ah, hindi fluent. Pero, Nay, buong pelikula, Kapampangan ng lines. Walang Tagalog lines. Minsan, at alam mo naman si Direk Brillante, walang script. Fi-feed niya lang yung lines sa akin. Ano ba, fi-feed niya lang. O, sabihin mo dito, ganyan.
sa isip ko, tinatranslate ko pa sa Kapampangan, syempre. Tsaka ako pa lang sasabihin. Yung mga ganun, may para ka rin nag-acting workshop on the spot, di ba? Tapos iniisip. Tapos plus working with Coco Martin also na eh. Kasama siya doon sa APAG. Opo. And Senator Lito Lapid. So, and of course, Tita Jane, no? Jacqueline Jose. Kaya yun yung so far na memorable sa akin. APAG, ayan. And of course, na yung Mara Clara, Minsan Lamang, at Barber's Tales. At least meron kang masasabing gusto mo, di ba? Opo, Nay. Kasi hindi po pwede sa dalangalo mo naman ang ginawa natin. Ang dami namin itong ginagawa, di ba? Oo, Nay. And minsan hindi mo na masabi kung alin talaga eh. Opo, opo. Di ba? Balik naman tayo sa tandem yun ni Vice. Dali, kung gusto naman katrabaho. Nay, anak mo rin yun, di ba? Oh, oh. Si Vice. At tawag ko dyan, Maldita Sis. Siyempre, di ba? May pagkamaldita rin, di ba? Oo, gusto rin naman yan. Siya nagdinyag dun sa ano namin, tawagan namin. Ah, si Vice po, actually, nung nag-start pa lang ang Showtime, I think on its first year pa lang, Nay, doon kami nagka-close eh. Kasi hurado ako nung mga panahon na yon, ano. And ang tagal ko rin naging hurado kasi nung Nay, hanggang sa nabuntis na nga ako doon sa aking pangatlong anak, tsaka lang ako nag-exit. So sa tagal nung pinagsamahan namin, nakita ko si Vice nung hindi pa siya Vice, di ba? Na talagang bonggang-bongga, ang kabogable, di ba? Oh, yes. Nakita ko yung side niya na siya talaga. Tapos yung ngayon, na syempre, di ba, talagang ito na yung napakasikat na Vice ganda. Mahal ko rin talaga si Vice, eh, no? Kasi na yung pagmamahal niya sa nanay niya. Ay, oo. At napakatalinong tao, no? Nay, hanga ako sa bilis niya, sa talino niya. At sa pagiging kaibigan din, nung bumalik tayo, Nay, bilang hurado sa Mini Miss U, di ba? Ramdam ko na hindi siya nagbago. Yung pakikitungo niya sa akin kung paano nung first year ng Showtime, ganun siya ka-sweet. Ganito pa rin siya ng pagbalik. Ramdam mo yung pagpapahalaga niya. Kaya, mahal ko si Vice. Bumida ka dun sa ano, Here Comes the Groom? Diba? Yan na, isa rin sa ginawa ko sa MMFF. Kamusta naman ka-work ang mga bagets? Ayan, oo, Nay. Oh, gusto ko malaman. Oo. Eh, di ba, Nay, nakaka-work mo rin siyempre ang mga bagets ngayon, di ba? Awa naman ng Diyos, Nay, wala pa akong naka-work na, alam mo na, di ba? Ay, hindi naman obra, di ba, Nay? Oo, hindi pwede talaga sa atin. Oo, Nay, napaka-marespeto ng mga bata naman na nakatrabaho ko. Like, ang first time ko to work with, siya sa Here Comes, si Maris Racal. Ano? Si Maris po is one of the promising and talented actors that we have now. At saka, musikera din, ano, yung bata. And nakita ko rin yung kagustuhan niya doon sa ginagawa niya, yung respeto niya sa katrabaho, yung dedication nung bata. And also, si Enchong, Nay. Alam mo, pinanood ko siya yung mga serye niya. Mm. Pinanood ko. Alam mo, yung pumapasok siya sa eksena, nagdudulog ang puso ko sa kanya. Oh, Nay. Ang husay. Ano rin siya, Nay, makikita mo rin. At saka, thinking actor din, no, Nay, si Enchong. First time ko to work with Enchong also. And gustong-gusto ko siyang kausap kasi napakatotoo lang din niya. Uh-uh. Alam mo yun, yung direct to the point din eh. Opo. So, matalino. Opo, Nay. Yun, yung naman, Nay, so far yung mga batang nakakatrabaho natin, yung mga bagong henerasyon, ika nga, na mga aktor, nakakatuwa kasi, aba, talagang nile-level up talaga nila yung, ano, di ba, na yung kanilang game, ika nga, inaaral nila, ganyan. Dahil ang daldalera natin dalawa, hindi ba, kitang-kita ni Roman, di ba? Napakadaldal namin. Papunta naman tayo sa pamilya. Ayan. Kumusta na si Christopher? Tayong dalawa, maalala mo pag kamusta na si Christopher? Oo nga, Nay. Oo, diba? Tsaka kasama kasi din natin sa movie noon. Eh, pero alam mo rin naman na si Christopher ever since hindi, kumbaga, showbiz. Alam mo yun. Medyo maiksi yung patience niya pagdating sa waiting time. Alam mo naman, diba, Nay? Ikaw nga. Oo, maintay ang ulo. Yung nalilate. Oo. Ay, nako. Ano, Nay? Tsaka siguro yung hindi talaga din siya yung para mag-concentrate dito, diba, sa trabaho natin. Kaya nga, ang nakita niyang niche niya, Nay, ay yung pagluluto. Gusto talaga niya maging chef. Kasi, Nay, ever since restaurateur ang mga magulang niyan eh. So, French yung father niya, di ba, Nay? Kaya nga, aming apelido eh, Somero. Somerong? Pangmayaman, di ba, Nay? Somerong pang ano? Somerong? Somerong. Ay, eh, Somerong kaming restaurant. Somerong. Yun nga, Nay, siya ang hands-on ngayon sa aming negosyo. Kasi nag-start na kami mag-food business, Nay. Meron kaming tinatawag, Nay, na that's entertain meat. Ay, di ba? Maganda. To give ano, Nay. That's entertain meat. Meat. Kasi Nay, meat eh, business, di ba? Nung kasagsagan ng pandemic, nag-isip kami ng negosyo na pwede namin i-offer na kahit nasa bahay ka, pwede kang magnegosyo. Ito nga, Nay, may mga resellers kami dati, distributors ng That's Entertain Meat. Kasi Nay, bakit meat? Ito yung mga longganisa, tapa, frozen meat products na pwedeng ibenta nila, di ba? Pang-ulam. Hindi nakakalabas ang tao nun, di ba, Nay? Pero, at saka syempre, tribute ko rin kay Kuya Germs bilang
dati ako sa Dutch Entertainment, Nay. And then, nakakalabas na yung tao. Parang, ang galing tapos, Nay, syempre, nakakalabas na yung tao. So, unti-unti na, nakakapunta na sila sa resto. So, naisip namin na yung magtayo ng That's Diner. So, kainan na, Nay. Di ba? May physical, ano na. Ayan. So, ito naman, Nay, merong all-day breakfast. Kasi sila tap-tap silog, long silog, silog-silog at kung ano pa. Plus, yung inano rin namin ng mga Filipino specialties. Like, kare-kare. Siyempre, Nay, nandiyan ang nilagang bulalo. Opo. Plus, kasi, Nay, Kapampangan ako eh. So, siyempre, si Christopher, French Kapampangan. So, pag pinag-combine mo yung food, di ba, na... French Kapampangan. Yes, Nay. So, yung mga menu, si Christopher ang ano dun, Nay. Plus, siyempre, ako, Nay, talagang mataas ang ano ko pag sa Filipino food, eh. So, as of now, Nay, we're opening to franchising, yung That's Diner. So, awa po na dyan, yeah, meron na kami dyan sa San Pedro, Laguna. Soon to open in Santa Lucia. Meron kami dyan, Nay. Tapos, meron na rin kami mga franchises, OFWs. Kasi, galing, Nay, galing ang in-offer namin, Nay, hindi lang yung, oh, mag-franchise ka, tapos bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun, Nay. In-offer namin from pag-training ng tao na tatao dun sa That's Diner nyo to management, di ba? Kasi hindi pa nila alam patakbo niya. Para hindi sayang ang pera nila, lalo na kung OFWs. Tsaka namin sa nga ngayon na papakawalan kapag kaalam na nila yung sistema. So, yan ay in-offer. Okay. Kasama siya in-offer namin, pati hanggang sa management and all ganyan. Meron po kaming... FB page, pag interesado sila na, ay nakalagay, That's Diner. I-message nyo po kami doon. Kasi kung interesado kayo mag-franchise, paalalayan namin kayo. Oh, iba ka. In every step of the way. What's your name? Maria. Oh, di ba? Ang galing. Ano naman si Christopher bilang tatay? Si Christopher, pagka yung kailangan ng medyo masinsinang pag-uusap, doon napapasok ang role ni Christopher. Pero ako, Nay, ako yung taga-attend ng PTC, ganyan. Ako yung pupunta sa school, ako yung mag-tutor sa mga bata, ako yung... Pero yung mga talagang serious matters, ano, yun. Si Christopher kailangan, hindi siya talagang nawawala doon. Tsaka, yung makabanding yung mga anak, Nay, dapat, ano eh, dinedate mo rin isa-isa yung mga anak mo. Eh, kasi apat anak namin, Nay, di ba? So, dapat parang may ganun kayo. Kahit naman hindi yung kamahalan na, hindi naman kailangan magarbo. Pero you spend alone time with that particular child. Bakit? Kasi para Nay, ano eh, mas focused, hindi undivided yung attention mo. Siguro prayers ko na lang para sa mga anak kong lahat na yung maging mabuting Kristiyano. No? It follows pag ganun eh, di ba? Matuto silang manalangin kung kailangan sa mga pagkakataong magpapasalamat, hihingi ng kailangan. Pero wag yung mananalangin lang pag kailangan lang ng tulong, di ba? Hindi pwede yun, ha? Kahit dapat nasa sila sa masaya, di ba, na estado. Yes. Estado, pero... Nagpapasalamat yes, sa araw-araw na paghinga mo. Nagising ako ngayon. Yes, Nay. O, last na. Mag-actingan muna tayo. Ikaw muna. Sige, Nay. Naku, ito, napaka-iconic nitong eksena mo na ito, Nay. Diba? Sabi ko nga sa'yo, kahit na yung mga Gen Z, alam na alam tong eksena mo na ito. Sa minsan lang kita iibigin. 1994 pa yung diba? Pelikula na yun. Opo, with Miss Shosha Padilla. At Gabi Concepcion. Yan. At ito, yung eksenang yun, naku, I'm sure alam na ng mga, di ba, ng mga nanonood sa atin to. Ito yung huwag mo kumateri-teri, di ba? Oo. So, ito na. Ang yung iconic scene, di ba? Magkunwari tayo na sa isang talk show. Pero ako ang host at ikaw ang guest. Ang title ng show, Ikapitong Utos, Huwag Kang Makikiapid. Maitatanong ako sa'yo, prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo na asawa ko? Relasyon. Querida Kabit, number 2, mistress, relasyon. Terry. Huwag mo akong materi-teri! Ang tanong ko, sagutin mo! Are you effing my husband? Parang gulat ako doon, ha? Effing my husband? Ah, di ba? Kasi parang, di ba? Baka itutpe, di ba? Are you effing my husband? Di ba? Maganda yun, ha? Pero na, napaka-iconic talaga noon. Di ba? Huwag mo akong materi-teri. Yung mukha ko doon, parang... Parang lasing ako doon, di ba? Hindi! Parang lasing ako sa galit. Oh, lasing ka. At saka, Nay, wala ka talaga sa sarili mo. Kasi ito, Nay, di ba? Oo. Oh. Saka, kitang-kita mo yung mukha, o. Oh. Oo nga, Nay, di ba? Ano, nagdadab kasi ako noon. Pinapanood ko. Sabi ko, may potential yung artista na yan. Alam mo, Nay, isa yan sa gusto ko talagang maging role, eh. Alam mo yung kukumprontahin ko yung kabit? Talagang, siguro talagang pag nag-action, mawawala ako sa sarili ko. Mawawala ka talaga! Mawawala ka! Kasi ano, yung galit mo, diba? Sa dibdib mo,
Ang sakit! Kasi na, pati yung dalawang Miss Real, pinanood ko yun sa'yo eh. Oh. Yung 17 pesos mong silang pasiding doon. 25! Ay, 25 ba yun, oh, Nay? Oo, oh, na talagang nag-yelo na. Kasi bago kami mag-take, binigyan ko muna siya ng isa. Talaga, Nay? Para lang may taste of ano? Oo. A taste of Mary. Yeah! Oo, oh, diba? Oo nga. Ngayon naman, eto naman ang yung iba nag-request niya sa akin. Si Miss Maricel Soriano, sasabihin naman ang linya ni Clara sa Mara Clara. Ay, the movie. Oh, ano ang layo ko? Diba, Nay? Eto, Nay. Action. Oh, bakit ganyan ang tingin mo? Lalaba ka? Huwag mo kong pilitin, Clara. Ah, ganun. Sige, lumaba ka. Huwag mong pipigilan ang sarili mo. Lumaba ka! Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin eh. Aba, hindi mo alam? Bakit mo hindi mo alam? Kasi tanga ka. Ha? Tanga daw ako. Ayun na yun? Yes, Nay! Diba? Oh, naku, naman. Sinabi ni Miss Maricel Soriano ang line ko na kinikilig naman ako. Oh, mama, pag-amit ako. Diba, takulit ni Diba, Nay? Oo nga. Rewind. Wow, ang sarap, diba? Maraming salamat sa'yo, darling. Naku, Nay. You're welcome. Sobrang mo kung pinaunla ka na. Siyempre, Nay, ang tagal-tagal na. Ang tagal na eh. And I'm so happy for you. Congratulations thank po you, sa inyong Anna, pelikula. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag niyong kakalimutan, nandito lang po yung gagawin ninyo. Bye! Thank Bye. You! Maraming salamat! Salamaste! Salamaste!